Alam nyo ba, mga utol, na napaka-interesting nito. Etong susunod nating topic, informative talaga, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino dahil ito'y kasaysayan o isa sa mga kasaysayan ng Pilipinas. Okay? Kasi ang itinuro sa atin, nung tayo'y nag-aaral pa lamang sa eskwelahan, ang Pilipinas nagsimula, ang history natin, eh nung sakupin tayo ng mga Espanyol, 'di ba? Nung sinakop tayo ng mga Kastila, na-discover tayo ng mga Kastila noong 1521. Kaya natawag na bansang Pilipinas ang Pilipinas, ang ating bansa. Ngunit, alam naman natin na kasama sa mga tinuro na noong mga panahon na dumating ang Kastila sa ating bansa, nung dumaong sila, ay may mga settlers na tayo o may mga lokal na nakatira. 'Di ba? At alam natin, tinuro rin, may gobyerno na tayo noon. Dahil may mga raha at may mga datu na noong mga panahon na 'yon. Ibig sabihin, may gobyerno na o may tamang pamamalakad na 'yung ating bansa before pa dumating ang mga Kastila. Ngunit hindi ito kasama sa itinuro sa Philippine history. Yun ang ating aalamin ngayon. Ano nga ba ang pangalan ng Pilipinas dati bago pangalanan ng mga Espanyol na Pilipinas na tribute o regalo nila kay King Philip II na noong mga panahon na yon sa pagkakaalam ko ay hari ng Espanya. Okay, anong pangalan ng Pilipinas at sino ang nagmamay-ari dito? Okay, pakinggan na natin. Ano nga ba ang kasaysayan ng Pilipinas? Before pa dumating, naniniwala ka ba na ang Pilipinas ay pagmamay-ari ng iisang pamilya lamang? Sa paksang ito, ating aalamin kung ito nga ba ay may katotohanan o isang gawa-gawa lamang upang linlangin ang isipan ng tao. Ang mga kwentong ito ay maaaring magbago sa mga kwentong nakatala sa mga libro na ang bersyon ay ang bansa natin ay natuklasan lamang ng dayuhang Kastila. Oo nga, 'di ba? Gaya ng sabi ko sa intro ko. Kasi ako 'yung nag-research simula noon pa, no? Nung high school ako, ang tanong ko, anong meron? Ba't walang history 'yung before dumating ang mga Kastila? Bakit ang history natin ay simula na sa mga Kastila, knowing na may mga tao na nakatira sa Pilipinas? At anong pangalan nito? Back in the day, so ang pangalan po ng Pilipinas ay kasali po siya sa Kingdom of Maharlika. So kaya tayo'y tinatawag na Dugong Maharlika. Oo, kung alam niyo yung kantang Ako ay Pilipino, may Dugong Maharlika. Okay, kasi Kingdom of Maharlika po ang pangalan ng Pilipinas. Isa tayo sa archipelagong nabibilang doon kasama ang Brunei, South Borneo, yung konting isla ng Guam, Hawaii at iba pa, o Sabah kasama rin, mga utol. So yun, iyon yung kingdom. Noong mga panahon na yun, uso naman talaga ang kingdom o hari. So may hari tayo, yung pamilyang Tagayan Taliano na meron silang mga kasulatan. So papanoorin natin ito para hindi ko na ilahad sa inyo ng buo. Panoorin natin ito, tuloy na natin. Subalit, bago pa man ito sakupin ng mga dayuhan, ay narito na ang mga katutubon nating mga ninuno na pinamumunuan ng isang pamilya at sinasabi ngayong may-ari ng Pilipinas. Tama. Sila ang mga angkan ng Tagayan Taliano. Ngunit mga utol, uunahan ko na kayo. Ito hanggang ngayon ay falsify o minamali pa rin ng iba. So, debatable sa iba. Ngunit, ang dami nakatala at mga proper documents na hawak ng pamilya na to na talagang sila ay yung Dugong Maharlika o yung royal family na tinatawag na may-ari ng kaharian ito. Okay? Back in the day before pa dumating ang mga Kastila. Okay? Nasa kasalukuyan ay kinakatawan ng tagapagmana na si Prince
Julian Morten Taliano. Solid, no? Ngunit hindi ko alam kung nasan siya. Nasaan kaya ito nakatira ngayon, no? Sigurado ubod na yaman pa rin itong mga to, mga Taliano. Okay, mga utol, para rin karagdagang kaalaman din. Ang lawyer ng mga Taliano back in the day ay yung mga Marcoses. Okay, yung pamilyang Marcos ay lawyer ng mga ng pamilyang Taliano. So, alam nyo na. Gaano kayaman ang Taliano. So, syempre, lawyer nila ang mga Marcoses. Prince Julian Morten Taliano. Napakahirap nga paniwalaan na ang buong arkipelago ng Pilipinas ay pagmamay-ari ng iisang pamilya lamang. Pero alam nyo ba na ito ay may katotohanan? Oo, may mga dokumento. No? Napakahirap nga paniwalaan kasi hindi itinuro sa atin ito, mga utol. Pero makikita nyo yung mga dokumento na to at yung mga history nito sa National Library natin at saka available na rin naman sa Google. Okay? Search nyo na lang yung pamilyang Tagayan Taliano. May Bulkiya pa sa apelyido nila. Okay? Tuloy na natin. At sa katunayan nga, ito ay suportado ng iba't ibang dokumento tulad ng titulo, desisyon ng korte, writ of execution, sheriff return, anotasyon sa likod ng mga titulo, at sertipikasyon ng mga opisyal ng gobyerno na nagpapatunay na ang dokumento ay hindi peke. Dami, no? Grabe, di ba? Diyan pa lang. Parang finish na yung usapan. Di ba, mga utol? Pero, gaya ng palagi ko sinasabi, nasa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi. Pero kung ako tatanungin nyo, naniniwala ako sa mga dokumento na ito. Okay? Naniniwala ako. Ang tanong, bakit hindi itinuro sa atin ito sa ating paaralan? Anong dahilan? Ang 21 volume ng mga dokumentaryo ng korte na nagpapatibay ng kwentong ito ay hindi pwedeng dayain o pikein. Pinatotohanan pa nga ito ng mga dating Solicitor General at kinalaunan ay naging maestrado ng Korte Suprema na sina Felix Macasyar, Antonio Barredo at Hugo Gutierrez. So ang mga nagpatunay ay mga mahistrado na o Supreme Court, no? Yung mga namuno, yung mga husgado sa Supreme Court na hindi peke yung mga dokumentong hawak ng pamilya Taliano. Okay, mga utol, dito pa lang. Diba? So bahala pa rin kayong mag-isip. Naging tagapagtanggol naman ng pamilya Taliano ang mga ilang kilala at tanyag na abogado sa kasaysayan ng Pilipinas. Tulad nina dating Presidente Ferdinand V. Marcos, dating Senador Lorenzo Tañada. Lorenzo Tañada, President Marcos, putya yung tetibay ng mga lawyer, no? Claro M. Recto. Recto, no? Grabe. Jose Jocno. Jocno pa. Emmanuel Pelaez. Grabe. Virgilio Papa. Mga ano to, may mga pangalan na sa mga ano, no? Papa, Recto. Yan yung mga abogado ng ano, no? Kaya rin sila nagkapera dahil, di ba? Abogado, unang-una, at saka yung pamilya na Taliano, iubod talaga ng yaman, mga utol. Sa kasalukuyan, ang tagapagtanggol ng mga Taliano ay si Attorney Homobolo Adaza. Ang mga nabanggit ay mga respetado at mahusay sa larangan ng pag-aabugasya at hindi basta-basta naniniwala ng walang batayan. Bago pa man tayo sakupin ng mga dayuhan, ito na. Ang arkipelago ng Pilipinas at karatig na isla ng Guam at Hawaii ay nakilala bilang Maharlika. Ayan, mga utol, oh. Ayan yung nasasakupan ng Kingdom of Maharlika. Kita nyo kung gaano kalawak. Kasama pa yung ibang bahagi ng Guam, no? Yung ibang isla sa Guam. Hawaii. Brunei. Alam naman natin na ang Brunei hanggang ngayon ay parang ano ba? Indirect monarchy. Okay? So hindi ko na alam kung anong klaseng sistema ng gobyerno meron sila. Pero yung Sabah, Malaysia ay kasama rin. Okay? So ang lawak na sasakupan ng Kingdom of Maharlika. Kasama doon ang buong Pilipinas.
ang Maharlika ay isang kaharian sa ilalim ng angkan ng Tagayan Talyano noong ikasyam hanggang ikalabing limang siglo. 9th century to 15th century. So 1521 tayo, nasako on dumaong ang mga Kastila sa atin, 1521. So 16th century yon. Okay, tuloy na natin. Ang hari ng Maharlika ay si Haring Luisong Tagayan Talyano na ama ni Raha Lapu-Lapu at Raha Suliman. Tatay ni Lapu-Lapu, no? At ni Raha Suliman, no? O Suliman, ang basa natin. Tuloy na natin, mga utol. Lumilinaw na sa atin unti-unti. Pero ito yung nabasa ko na ng mga nakaraan. At ito pang mga nakaraan ulit. So hinahanap ko lang yung Tagayan Talyano. Tulad ng ibang kaharian, ang pagmamay-aring lupain ay pinapasa at pinapamana sa mga kasunod na henerasyon. Nang sakupin tayo ng dayuhang Kastila, naging malawakan ang pangangamkam ng lupa kasabay ng pagpataw sa mataas na buwis. Dahil dito, ang mga tagpagmana ni Haring Luisong Tagayan Talyano ay umapila sa reyna ng Espanya laban sa pang-aabuso ng mga Kastila. Tsaka nung panahon din ng mga Kastila, mga utol, uso yung regaluhan ng mga lupain, di ba? Yun, yung mga gobernadorsilyo, nireregaluhan ng mga lupain, parang mga ano sila nun eh. Parang ganun ang nangyayari. Nung mga panahon na nasakop tayo ng Kastila, 300 taon tayo sinakop ng mga Kastila, mga utol. Bilang tugon, iniutos ni King Philip II na ibalik ang pag-aari ng buong arkipelago sa angkan ng mga Tagayan Talyano. Ito kaya ay fully documented, no? Marami kayang mga scrolls na nasusulat dito. Okay? Pero basahin nyo na lang, mga utol, no? Allegedly, kumbaga. Pero yung panahon kasi ng mga Briton, eh talaga nagkaroon ng kasulatan. Okay? Na hanggang ngayon, existing. Check nyo na lang sa Google o sa internet. Noong 1762, dumating ang British Royal Army para labanan ang mga Kastila. At noong 1764, natalo ng mga Briton ang puwersa ng mga Kastila. Ito na. Ang British government ay nag-issue ng Royal Decree Protocol 01-4 upang igawad ang karapatang ari ng buong arkipelago sa angkan ng Tagayan Talyano. Ayan, mga utol, yung ano, certificate, no? Na nagpapatunay na ang pagmamay-ari ng arkipelagong ito, ayan, no? Ay sa pamilyang Tagayan Talyano. Mula ito sa Royal Crown of England. Decree nila to, no? Hacienda of the Philippine Island. Yan yun, tol. Yan yung patunay, no? Yan, no? Royal Government of England, Philippine Island, Office of the Royal Audiencia. Ito ay kinilala ng Espanya pagkatapos ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Royal Government ng Britanya at Espanya. Nang matalo ang Estados Unidos ang Espanya sa Battle of Manila Bay, tinapos ang digmaan sa pamamagitan ng pagpirma sa kasunduan ng kinilala bilang Treaty of Paris, saan pinagbili ng Espanya ang Pilipinas sa halagang 20 million US. Kung naalala nyo, pinagbili talaga. Pinagbili ng Espanya sa US ang Pilipinas. Ngunit mga utol, ang bumili ay eto. Dollars. Alam mo ba kung sino ang nakabili ng Pilipinas sa Espanya? Ang nagbayad lang naman ng nasabing halaga sa pamamagitan ng US gold coin ay si Don Esteban Benitez Talyano. Diyan pa lang, tol, ah. Ito'y nasusulat na sa mga libro. Babasahin nyo na lang na talaga ang bumili ay si Don Esteban Benitez Talyano. So yung pamilyang Talyano pa rin ang bumili ng Pilipinas mula sa Spain.
Okay, mga utol. So bahala na kayo mag-isip kung kayo'y maniniwala sa mga bagay-bagay na ating natutuklasan ngayon regarding sa ating bansa. Okay? So kasi, 'di ba, gaya ng sabi ko kanina, tinuro nga lang sa atin ay yung simula yung 1521 lang. Wala nang iba. Doon nagsimula, parang doon na nagsimula yung Pilipinas. Parang ganun lang, 'di ba? Pero before that, anong meron ng Pilipinas? So ito na 'yon. Itong Royal Decree Protocol 01-4 ay pinagtibay ng titulo de compra pabor kay Prince Lacan Acuña Ulrihal Bulkiya Tagayan Talian. Ang haba ng pangalan, tol, pero may Bulkiya sa pangalan kasi kasama nga yung Brunei. At alam natin na yung Brunei hanggang ngayon ay hawak ng mga Bulkiya at one of the richest na pamilya sa buong mundo ang mga Bulkiya, di ba? Okay, kung kamag-anak man nila yun, hindi natin alam, mga utol. Pero alam ko, ang sa atin, sa Pilipinas, yung nga, yung Maharlika, yung Kingdom of Maharlika ay pag-aari ng Tagayan Talyano. Si Don Esteban Benitez Talyano ay lolo sa tuhod ni Prince Julian Morden Talyano. Grabe, ang sa ilalim ng gobyernong Amerikano, ay lalo pang pinagtibay ang pag-aari ng Tagayan Talyano nang maipasa ang Act No. 496 na nagtransforma sa titulo de compra bilang Torrens Title. Torrens Title, no? Sa bisa nito, kinilala ang titulo ng mga Talyano bilang Original Certificate of Title. Original Certificate of Title. Mga utol, no? Wala nang ano, kumbaga wala nang contest, lalo na sa Torrens, ano? Diyos ko, Torrens system, no? Wala na. Wala nang no questions, kumbaga, pero yun. Bahala na kayo sa dami ng mga dokumentong nakalutang, okay? Or OCT 0-14. Noong ikatlo ng Oktubre, 1904. Ang Torrens Title ay hindi maaaring kanselahin kahit lumipas pa ang milyon-milyong taon. Mangingibabaw ang may-ari ng titulo sa pagpapaalis na sino mang uukupa ng lupang sinasakupan nito. Ang Torrens Title ay hindi kailanman matatalo ng anuman o sino man na may hawak ng ibang titulo. Oh, di ba? Doon pa lang finish na, mga utol, di ba? Torrens Title, no? Ayun, no? Sa Pilipinas, walang ibang titulong nilabas o inisyo bago pa ang OCT 01-4. Matapos mo marinig ang kwentong ito, ano ang masasabi mo ukol dito? O ano, mga utol, may katotohanan ba o gawa-gawa lamang? E punong-puno ng dokumento at ang mga abogado na ano, mga may mga royal decree pa, no? Yung may decree pa galing sa British government, meron sa US government, 'di ba? Sobrang daming patunay. Ngunit gaya na sabi ko, dahil hindi ito itinuro sa eskwelahan, ang mga tao pa naman maraming mga masasabi. Ngunit sa para sa akin, kung ako ang tatanungin niyo, palagay ko ay may katotohanan ito. Kasi bakit hindi itinuro ito sa ating Philippine history? Hindi ito kasama. Na tayo pala ay Kingdom of Maharlika. Kaya pala, ang tawag sa Pilipino ay Dugong Maharlika. Okay? O, so bahala na pa rin kayo mag-isip, mga utol. Yun lamang ang insight ko. Sana'y may natutunan kayo sa history. So bago pa tayo dumako sa pagtuklas, o yung mga discover sa mundo at sa iba't ibang mga planeta at sa kalawakan, ay tutuklasin muna natin ang history o kasaysayan ng Pilipinas na hindi naituro sa eskwelahan. Okay, yun yung hinahanapin natin dito. At pagkatapos nun, pwede na tayong, pero from time to time siguro maglabas tayo ng mga kakaibang mga topic o content din. Okay, maraming salamat. Muli ako si Target Aquiles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa inyo. Sana ay may napulot kayo. Sana ay nag-enjoy kayo kagaya ko dahil ako interesado talaga sa mga bagay na to. Maraming salamat po. Keep safe, mga utol. God bless.
Paki-share yung video, paki-like. Bahala na kayo. Mag-iingat palagi. God bless at salamat. Saludo pa rin ako sa inyong lahat.